Okay ka na ba? Bakit? Ano ba nangyari? Nag-aaral lang talong ni Laurisa na makauwi na si Maddie. Di dyan na naabutan ang anak dahil malamang nasa school na ito. Okay na ako. Kamusta sa Xavier? Huwag mo siyang alalahanin dahil okay lang siya. Ikaw ang inaalala ko. Bakit kayo nakulong sa ice room? Sinabi sa amin naglolo ko ng ice room. Pinasok namin ni Javier yon para tingnan na nasa loob kaso bigla na sarado yung pintuan. Sinabi na pala, bakit pumasok pa rin kayo? Napabuntong hininga na lamang si Maddie sa napakaraming tanong ng kaibigan. Di naman kasi sinabi sa amin na pati pala yung pintuan kung sa nagsasarado tagla-lock. Hindi ka ba papasok ngayon? Papasok ako mamaya sa tanghali na. Tumayo naman na si Laurisa tagtungo na sa fridge nila. May gusto ka bang ipaluto? Gusto mo ba gumawa ako ng soup? Don't worry about me, Laurisa. Okay lang ako. Naging okay naman ako sa ospital. Napatango-tango naman si Laurisa at naganda na lamang na ang kakainin nilang dalawa. Na magtanghali na nagyak na rin siya para makapasok na ng kumpanya. Kumain na rin muna siya ng tanghalian para hindi na siya dadaan sa kainan sa labas. Naglalakad na siya sa lobby nang masalubong niya si Denzel. Nandiyan na bang boss mo? Tanong ni Maddie pero umiling lang si Denzel. Di siya makakapasok ngayon eh. Inaapoy siya ng lagnat at nasa kondo niya pa rin siya. Gusto mo bang puntahan? Bakit umuwi na siya kung inaapoy pala siya ng lagnat? Nag-aano lang talong ni Maddie. Pauwi ka na kasi kaya ayaw naman iwan mag-isa sa ospital. Hindi naman na sumagot si Maddie at tinalikuran na si Denzel. Mabilis niyang tinunguan daan patungong kondo ni Javier. Ilang ulit niyang pinindot ang doorbell pero wala pa rin nagbubukas kaya kinuha niya ng cellphone niya sa kanya tinawagan si Javier. Isang ring parang naman nasagot na kagad nito. Hello? I'm here. Please open the door. Pagpuputol niya sa sasabihin ni Javier. Mabilis naman bumangon si Javier at kahit na nahihilo pa siya, tinungo niya ng daan patungong pintuan niya at pinagbuksan si Maddie. Pumasok naman na kagad si Maddie kahit na wala pang sinasabi si Javier. Bakit di ka na lang nagpaiwan sa ospital? Kung masama pa palang pakiramdam mo, bakit mo pinilit na umuwi? Mas gugustuhin ko magpahinga rito kaysa sa ospital. Tsaka bakit ang tagal mong buksan ang pintuan? Hindi na maitago ang inis sa tinig ni Maddie. Mabilis niyang nahawakan si Javier sa magkabilang balikat niya na bahagya itong mahilo. Akala ko kasi si Veronica kaya hindi ko binubuksan. Hindi ko kasi inaasahan na pupuntahan mo ko rito. Inalalayan naman na siya ni Maddie na humiga sa kama niya. Kinapaan niyang leeg at noon ni Javier at talagang ramdam mo ang init doon. Siya ang mas nalamigan kahapon dahil manipista ang panloob niyang damit. Dito ka na muna, ipagagawa lang kita na makakain mo. Binaba niya rin ang bag niya sa kanya inayos ang pagkakakumot kay Javier. Parte pa rin naman ang plano niya ang ginagawa niya, ang pahulugin si Javier sa kanya. Nagluto na lang siya ng lugaw para mabilis sa lutuin. Bagay din naman yon sa mga taong sinasakit. Nilagyan na lang niya ng atay ng manok sa kanya ito tinimplahan. Nang matapos siya, pumasok tulad siya sa kwarto ni Javier. Inalala niya itong tumayo sa kanya sinubuan para makakain na. How did you know that I am here? Sinabi sa akin ang sekretary mo na hindi ka makakapasok, kaya tinanong ko na siya kung bakit. Sagot niya sa kamaring sinubuan ng lugaw si Javier. Nakaramdam naman na siya si Javier sapagkat sa loob ng 6 taon na sinakit siya, mag-isa niya lamang yun nilampasan. Ayaw niya rin namang alagaan siya ni Veronica. May ngiti sa kanyang labi habang nakatitig kay Maddie. Ang malaman niyang concerned sa kanya at ang ginagawa nitong pag-aalaga sa kanya ay mas lalo siyang muling nahuhulog sa dalaga o sadyang siya pa rin talagang nilalaman ng puso nito. Salamat, Ania. Tumango lang naman sa kanya si Maddie. Magpahinga ka na lang muna. Bukas ka na lang pumasok kung kaya mo. How about you? Tanong niya naman. Hindi naman kaagad nakapagsalita si Maddie. Umaasyang mananatili sa kaniyang tabi ang dalaga hanggang sa gumaling ito. Babantay na lang muna kita rito, pero uuwi rin ako mamaya. Sagot niya. Napangiti naman si Javier. Okay na siya doon dahil magkakaroon sila ng oras ang dalaga. Okay lang kahit sa pagdating nito sa hapon, iba na ang kasama at ang taong nakapagpapasaya sa dalaga. Nang maubos niyang pagkain niya at pinainom na rin siya ni Maddie ng gamot sa kamaling humiga. Tatayo na sana si Maddie nang pigilan siya ni Javier. Saan ka pupunta? Mahina nitong tanong. Kukuha na ako ng mainit na tubig para mapunasan ko yung katawan mo. Babalik din ako. Ngiting saad niya kaya binitawan na siya ni Javier. Lumabas naman na si Maddie saka nagpainitan ng tubig sa heater. Inihanda niya rin ang plangganang gagamitin niya. Ganun na rin ang maliit na towel. Natutunan niya kasing gawin to na nabubuhay pa mga mahal niyang ina. Ito ang palaging ginagawa sa kanya kapag sinasakit siya para mabawasan ang init ng katawan ng isang tao.
Nang mainit naman ang tubig, sa kanya nilagay ang planggana. Sa kanya hinaluan ang malamig na tubig. Hinawakan niya naman to para maramdaman kung sakto na bang init. Bakit ba mas gusto niya mapag-isa kapag gantong sinasakit siya? Pwede namang tawagin nilang asawa o umuwi sa bahay nila para may mag-alaga dito. Napairap na lang si Maddie pero sa bagay, hindi nga niya naman to masisisi kung hindi naman maganda ang relasyon nila mag-asawa. Naabutan niya naman si Javier na nakatulog na habang balot na balot ang kumot. Kinuha niya naman ang remote ng heater ng kwarto ni Javier sa kanya to silinde para mainitan siya. Isinawsaw naman na rin ni Maddie ang hawak-hawak ng towel sa mainit na planggana sa kanya piniga at pinangpunas sa mukha at leg ni Javier. Napapatitig na lamang siya. Kahit na marami itong problema, nanatili pa rin ang kagwapuhan sa mukha. Ang mga pangarap nila noon na magkasama ay natupad niya na sa iba. Natupad man ang isa sa mga pangarap nila magkaroon ng anak, di naman iyon alam ni Javier. Kumpletong pamilya niya kay Veronica habang nangungulila naman silang dalawa ng anak. Mapait siyang napangiti. Gusto pa rin niyang makuha ang hustisya na para sa kanila ng anak niya. Ang pagtangkang pagpatay sa kanila. Muli niyang sinawsaw ang tawal at pinunasan niya naman ang kamay at braso ni Javier. Nang matapos siya, binalik niya naman na sa kusina ang mga nagamit niya, saka siya bumalik sa kwarto. Tiningnan niya naman ang oras at maaga pa naman, kaya nanatili pa siya roon. Nilibot na lamang niya ang palingin sa kwarto ni Javier. Nang makita niya isang frame, tumayo siya para tingnan to. Dahan-dahan pa niya itong kinuha. Hindi niya alam kung anong mararamdaman ng mga oras na iyon dahil picture niya yun na kinuha 6 taon na nakakalipas. Isang stolen lamang siyang picture. Ito yung panahon na nag-picnic silang dalawa ni Javier. Hindi niya ba ito inulis sa mga gamit niya? Bakit andito pa rin to? Natatanong na naman niya ang kanyang sarili. Dalang alam niya, tinapon na lahat ni Javier ang lahat ng mga gamit na may kinalaman sa kanya. Nilibot pa niya ang paningan niya sa kabuuan ng kwarto ni Javier hanggang sa buksan niya ang isang cabinet at doon siya sunod-sunod na napalunok. Namumuo ang mga tubig sa kanyang mga mata dahil sa nakikita. Lahat ng mga binigay niya noon kay Javier ay nandito at buhay pa. Maganda rin ang pagkakaayos sa mga ito. Nahaplos na lamang niya ang binili nila noon ni Javier na promise ring. Nakalagay siya sa isang magandang lagayan na papaligiran ng glass. Anong dahilan? Bakit tinago pa rin niyang lahat ng mga ito kung niloko siya? Kung iniwan siya at pinagpalit sa iba habang nasa ibang bansa, dapat ay tinapon niya ng lahat ng to. 6 taon na nakakalipas pero nandito pa rin lahat. Isinarado niya naman ang cabinet sa kanilingon si Javier na tulog pa rin. Bakit? Ano ba talagang nararamdaman mo, Javier? Ano ba talagang dahilan ng pag-iwan mo sa akin? Naguguluhan na siya sa nararamdaman niya. Kung nanatili ang mga gamit niya dito sa kondo, bakit niya gagawin ang isang krimen? Kung umakto rin siya ay parang wala nangyari, parang wala siyang alam. Nilapitan niya si Javier at tinitigan to sa mukha, hindi malaman ang gagawin. Dapat nga niyang alamin kung sinong mondragon ang nag-utos na gawin sa kanila ang bagay na iyon, ang pagpapapatay sa kanya, ang pagpapalaglag sa bata. Hinawakan niya ang kamay ni Javier pero napakunot na lamang na hindi niya mapansin ang wedding ring nilang dalawa ni Veronica. Tiningnan niya rin sa kabila pero wala ito rito. Hindi niya suot ang wedding ring nilang dalawa. Ano pa nga bang pakialam niya sa pag-aaway ng mag-asawa? Naupo na lamang siya sa tabi ng higaan ni Javier, saka inihiga ang ulo niya. Wala pa siyang balak umuwi dahil maaga pa. Ipinikit na lang niya muna ang kanyang mga mata hanggang sa hindi niya na namalayan na nakatulog na pala siya. Nagising naman si Javier. Mabilis na nagising ang diwa niya dahil ang akala niya umalis na si Maddie pero napangiti rin na makita niya itong mahimbing na natutulog. Hinaplos niya ang buhok ni Maddie. Hindi ba ito nangangalay sa pwesto niya dahil nakaupo siya habang ulo niya lang nakahiga sa kama? Maingat niyang hinaplos ang pisngi ni Maddie. Hindi niya imaiwasang hindi mapatitig dito dahil sa angking kagandahan niya. Kung pwede niya lang angkinin ang dalaga, kung siya na lang sana na pangasawa niya. Nasa magandang pangalaga siguro siya na isang babae kung si Maddie ang nakatuluyan niya. Yon ang pinakamalaking pagsisisi niya, ang hindi niya napakasalan ng babaeng laman pa rin ang puso niya. Wala namang ginagawa sa kanyang dalaga pero mas lalo siyang nababaliw dito. Mas lalo siyang nahuhumaling bukod sa mabait, marunong ding mag-alaga. Kung iisipin niyang si Veronica ang nandito malamang maya-maya, muli na naman silang magtatalo. Sinubukan niya namang intindihin ang asawa. Sinubukan niyang ayusin ang relasyon nilang dalawa para na lamang sa anak nila pero wala na talagang pag-asa dahil walang araw at sandali na hindi sila nagtalo ng asawa dahil lang sa pagselos nito. Sinubukan niyang manahimik dahil baka sakaling huminto rin sa kakangawa ang asawa niya pero tila hindi ito marunong mapagod. Inalis na lamang niya sa kanyang isipan ang asawa at tinuon na lang ang buong atensyon sa napakagandang dalaga na natutulog ngayon sa tabi niya. Bumangon naman na siya
Ramdam pa rin niya ang hilo sa ulo niya, pero binuhat niya pa rin si Maddy para maiayos sa pagkakahiga nito. Alam niyang nilagnat din to kahapon hanggang gabi. Kinumuto niya rin sa kanya nilatag ang makapal na comforter sa ibaba para doon na lang siya matulog. Ayaw niya rin naman kasing samantalin ang kahinaan ng dalaga para lamang sa sarili niyang kagustuhan. Simula na maging sila, ginalang niya naman to. Kung may nangyari man sa kanilang dalawa, dahil yun sa pareho nilang ginusto. Napapangiti na lamang siya sa tuwing naaalala ang masasayang araw nilang dalawa na magkasama. Nagising si Maddy. Mabilis na napabangon ang maramdaman niya na nakahiga na siya sa isang malambot na kama. Tinignan niya naman kung may katabi siya, pero wala ito sa kama dahil nasa ibaba siya ng kama nakahiga. Nakaramdam naman siya ng awa. Siya dapat ang nandito at hindi siya. Dahan-dahan siyang bumaba, saka nilapitan si Javier. Nakatitig lang siya sa binata hanggang sa manigas siya sa kinaupuan niya nang imulat ni Javier ang mga mata niya. Namumula pa mang ito dahil sa bagong gising siya. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Maddy nang hilahin siya ni Javier, kaya't napahiga siya sa ibabaw nito. Konti na lamang magdidikit na ang mga labi nila. "Please stay with me," he said in his husky voice. Di naman makapagsalita si Maddy. Nakahawak ang kamay niya sa dibdib ni Javier para hindi magdikit ang mga labi nila. "I need you, Maddy." Nakikiusap itong saad. Dala lamang siya ng sakit niya, kaya siya nagkakaganito. Aniya sa kanyang isip. Iniwas niya ang kanyang paningin kay Javier at akmang tatayo, pero muli siyang hinila ni Javier kaya mas talo siya ng bumagsak sa katawan ni Javier. At tuluyan pang nagdikit ang kanilang mga labi. Nanlaki pa ang mga mata niya. Dahil sa gulat, hindi siya agad nakaalis. Naramdaman niya naman ang pagalo ng labi ni Javier sa kanyang labi. Nakapikit din to habang hinahalikan ng dalaga. Isang ngisi ang sumila sa labi ni Maddy dahil gumagana ang plano niya. Hinalikan niya pabalik si Javier para mas talo pa itong mahulog sa kanya. Bahagya pa nagulat si Javier sa kanyang sinabi. At sa ginawang iyon ni Maddy, iniisip niyang ginawa niya iyon hindi dahil sa lamig, hindi dahil sa kailangan, kundi dahil ginusto nilang dalawa. Hinawakan niya likod ni Maddy at mabilis na nagpalit ng kanilang mga pwesto. Nagpatuloy ang maiinit nilang halikan. Halos mapaungol pa si Maddy. Nagpatuloy lamang ang halika nilang iyon at di na alam kung ilang minuto sila nagtagal. Unti-unti na nagtatanggal ni Javier ang mga botones ng damit ni Maddy. Hinahayaan lamang to ng dalaga, pero hindi niya hahayaan na may mangyari sa kanila. Ramdam niya sa pagitan ng mga binti niya ang galit ng alaga ni Javier. Sinadya niyang haplosan ang likod ni Javier para mas lalo itong mabaliw. Pinasok niya ang kanyang kamay sa loob ng damit ng binata at walang sawa iyong hinaplos. Mas lalo namang nababaliw sa kanya si Javier. Natigil na lamang sila sa ginagawa nang magring ang cellphone niya. Isang malaking panghinayang ang naramdaman at halos gusto niyang sirain ang cellphone nila nang patuloy pa rin nagriring. Inayos naman ni Maddy ang mga natanggal na botones sa kakainuang ang cellphone na nasa bag niya. "Hello?" sagot niya rito. "Where are you?" "Nasa labas lang. May problema ba?" "What time ka uuwi?" "Baka kasi gabi na ako, walang kasama si Xavier sa bahay. May mga katulong nga, pero iba na rin yung may kasama sa ating dalawa." Saan ni Laurisa? Naayos na lang ni Maddy ang magulo niyang buhok. Nilingon pa siya ni Javier na kasandal na ngayon, pero hindi sa kanya nakatingin. "Sige, uuwi na ako." Saad niya sa kaya binabaan tawag. Hinarap niya naman si Javier na bakas ang pagkabitin sa mukha. "Kaya mo naman siguro ang sarili mo, di ba? Kailangan ko na kasing umuwi. Kapag hindi mo pa rin kaya, ipapatawag ko na lang si Denzel." "Okay lang, kaya ko naman." "Salamat nga pala sa pag-aalaga mo. Babawi ako sa susunod." Nakangiti niyang saad at tumango na lamang si Maddy. Kinuha niya naman ang bag niya saka sinuklayan ang buhok gamit ang daliri niya. "Mauna na ako. See you tomorrow." Paalam niya saka lumabas na ng kwarto ni Javier. Naiwan naman siya sa loob na napabuntong hininga. Iniisip na sana na lang siya ulit ang pupuntahan. Para nagiging one-sided lamang siya. Ganun na rin si Maddy sa boyfriend niya. Pumasok naman na kinabukasan si Javier at hanggang ngayon, hindi pa rin niya makalimutan ang muntikang may mangyari sa kanila ni Maddy. Yon ang kasalanan at panloloko sa asawa na hindi niya pinagsasihan. Maliman pero hindi niya mapigilan. Sumili ang ngiti sa kanyang labi dahil pakiramdam niya, hinahalikan pa rin siya ng dalaga. Mapahawak na lang siya sa kanyang labi habang inaalala ang masayang kahapon. Nawala na lamang ang ngiti niya nang biglang bumukas ang pintuan niyang wala ng katok-katok pa. "What is she doing here, Javier? Bakit andito sa kumpanya mong babaeng yon hanggang ngayon?" Salubong ng galit na kanyang ina. Napahirat naman si Javier sa kanyang sentido. Dahil alam niyang mangyayari ito kapag nalaman ng kanyang ina na hanggang ngayon, nasa kumpanya pa rin si Maddy at dito pa nagtatrabaho.
I want you to fire her. Now, alisin mo siya sa kumpanyang ito, Javier. Mom, hindi ako ang nagpapasok sa kanya. Kung kinukusyon mong pagtatrabaho niya rito, maybe you should ask the chairman para dyan. Ang lolo mo? Exactly. Si chairman na nagpapasok sa kanya sa kumpanya at hindi ako. Siya siguro ang dapat mong kausapin yun at hindi ako. Pero hindi rin naman siya maaalis dito dahil isa siya sa mga paboritong empleyado ni Lolo. What? Hindi niya makapaniwalang tanong. Hindi niya gustong nandito ang babaeng ito at natatakot na muli niyang akitin ang anak lalo na't nasa isang floor lamang sila. Magkalapit ng mga opisina. Mom, wala siya naman siyang ginagawa sa inyo para magalit kayo ng ganyan sa kanya. Anong walang dahilan? Hindi mo ba nakikita pinagsisilosan siya ng asawa mo? Napapikit na lamang si Javier. Pati ba naman sa kanyang ina, hindi makakapagpahinga ang tenga niya? Para bang mas bagay sila ng ina niya at ng asawa niya na maging mag-ina? Kahit sino naman pinagsasalosa ni Veronica, hindi rin tama at wala na rin siya sa lugar niya. Dahil kung nagtitino ka lang din sana, hindi siya magsaselos. Lahat naman ng babae ganun ang mararamdaman. No, Mom. Dahil kahit magtino ako, magdududa pa rin siya sa akin. Magsaselos pa rin siya. Kurang na nga lang itali niya ako sa bebang niya para lang di niya ako pag-isipan ng masama. Nakakapagod. Nakakasawa. Dahil sa araw-araw na lamang, bunganga niyang marinig ko. Sa paghanap ko ng pagkain, bunganga niya marinig ko. Bago ako matulog, bunganga niya pa rin. Ganitong buhay ba talagang gusto mo para sa akin, Mom? Ito ba? Hindi yan ang mapigilang hindi magalit. Nangarap siya magkapamilya pero hindi sa ganitong sitwasyon. At anong gusto mo? Doon sa babaeng yon? Alam ko kung mas makakabuti sa Javier. Gusto mo makasama ang pasupong babaeng yon? Mom, makakabuti ba talaga to sa akin? Nakikita mo ba ang kalagayan ko ngayon? Nakikita mo bang masaya ako? O ni minsan ba tumawa ka? Ako, habang kasama ko si Veronica? Hindi ako masaya. At huwag mong lalaitin si Mali dahil mas matino siya kaysa kay Veronica. Isang taon kami nagkaroon ng relasyon pero ni minsan, hindi niya ako pinag-isipan na masama. Konting oras lang na ibibigay ko sa kanya noon, pero gusto niya makapagpahinga ako dahil naiintindihan niya ang trabaho ko. Kahit sa konting oras lang napapasaya at napapangiti niya ako, kayo lang ang naging masaya sa kasal na to. Nilabas niya ng hinaing niya dahil sa ginawa ng kanyang ina. Pakiramdam niya ay pinagkait sa kanya ng kanyang ina ang kaligayahan niya. Paulit-ulit namang umiling ang ina niya dahil hindi siya sang-ayon. Alisin mo siya sa buhay mo dahil pamilyado ka ng tao. Kasal ka na at may anak ka pa kaya umayos ka, Javier. Hindi siya para sa'yo. Hindi siya makakatulong sa buhay mo. Kailan mong pamilya ni Javier para mapasayaw ang mana ng lolo mo. Galit na galit niyang saan. Hilaw pang natawa si Javier. Umpisa pa lang, alam niya na ang kayamanan ng habol ng kanyang ina sa pamilya ni Veronica. Nagkakamali ka dahil hindi doon nagbe-base si lolo. Mas gusto niya ang babaeng magaling sa pamamalakad ng negosyo at hindi iyon si Veronica. Ang kasal na inayos mo para sa akin, hindi ako kailanman magiging masaya. Hindi naramdaman ang pagiging masaya dahil mas pipiliin ko pang tumanda na lang ako mag-isa kaysa makulong sa kasal na to na hindi ko naman ginusto. May diin niyang saad, sakala mabas ang opisina niya. Hindi siya nagloko. Hindi niya iniwan si Mad dahil niloko niya ito. Una pa lang hindi siya sang-ayon sa arranged marriage niya, pero wala siya nagawa ng dahil sa isang gabi. Isang gabing pagkakamaling nagawa niya kay Veronica. Tuluyan siya na tayo dito kahit di niya gusto. Masakit sa kanya noon na makita ang nobyo na nasasaktan ng dahil sa kanya. Hindi niya rin naman gustong may mangyaring hindi maganda kay Veronica dahil masera na pagbubundis ito. Muli na naman siyang nasasaktan sa tuwing naiisip ang mga araw na yon. Ang mga araw na saktan sa ng dalawa ni Maddie. Gustong gusto niya itong lapitan at yakapin. Long masigawan niya ito at napagbintangang may balak siyang saktan si Veronica. Palihim niya ito noong dinalaw sa ospital at tuluyang lumandas sa mga luha na makita niya kung paano masaktan ng taong totoo niyang mahal. Ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Ang babaeng ihaharap niya sa altar at papangakuan ng panghabang buhay. Nagtungo siya sa rooftop. Doon inilabas lahat ng sama ng loob niya. Lahat ng mga kinikimkim niya sa mahabang panahon. Gusto niyang piliin si Maddie at ipaglaban noon pero wala siya magawa. Nang magising na lamang siyang katabi si Veronica at parehang wala ng saplot. Ang pinakamasakit pa ay nakabuo sila. Isang gabi lamang pero binago noon ang tuluyan ng buhay niya. Ang maayos at tahimik niyang buhay ay mas lalo pang nagulo. Nakakapagod ang pakinggan ng mga pagdududa at pagselos si Veronica. Nilanghap na lamang niya sa sariwang hangin, saka tinoon ang atensyon sa ibaba. Nang lumipat siya sa kondo niya ay nagkaroon siya ng konting katahimikan sa buhay niya. Abala namang tinitingnan ni Mali ang mga hawak niyang papel habang naglalakad papasok ng kanyang opisina. Napahinto na lamang siya sa paglalakad na may makita siyang
Dalawang pares ng heels sa harapan niya kaya tinignan niya ito. Hindi mo ba talaga titigilan ang anak ko? Ano ba talagang gusto mo sa kanya? Pera? Name your price at ngayon ko rin ibibigay sa'yo. Saan niya? Naibaba na lang ni Maddie ang tinitingnan niya at blankong tinignan si Claudia. Ganto pala to. Kadesperada na maalis siya sa buhay ng anak niya. Wala naman siyang ginagawa para magalit ng mga to sa kanya. What are you saying? Do you want me to leave this company? Why don't you ask your father-in-law first before me? Kapag napapayag mo siya, sige. Kusa ka magpapasa ng resignation letter ko. Pero kung hindi, ikaw ang magtiis na makita ko rito araw-araw. Kung gusto mo naman, wag ka lang pumunta rito para hindi mo na ako makita kasama ng anak mo. Nanatiling blanco ang kanyang mukha. Mas lalo namang naiinis sa kanya si Claudia. Gusto niyang si Veronica makatuloyin ang anak dahil malaki rin ang kumpanya ng mga ito sa ibang bansa. At kapag naging tagapagmana si Javier, mas lalo lang mapapalakas ang kumpanya nila kapag nakipag-merge ang mga ito sa mga magulang ni Veronica. Kasal at pamilyado ng anak ko, kaya't lubayan mo na lang siya. Ibigay mo na lang sa kanyang isang magandang buhay at hindi ikaw makapagbibigay nun. Mapasaya mo man siya pero hindi ang magandang buhay. Pinag-cross naman ni Maddie ang mga kamay niya sa dibdib niya at napangisi. Hindi ba't mas maganda ang masayang anak mo kaysa sa kayamanan? Anong klase kang ina? Hindi mo ako mapapaalis dito. Magsasayang ka lang ng pagod mo. Ipikit mo lang ang mga mata mo kapag aakitin ko lang anak mo. Bulong pa niya rito sa kanya tinilampasan at tagtungo na ng kanyang opisina. Magalit ka hanggat gusto mo. Mainis ka, pero hindi siya lulubay sa kanyang anak. Inis din sa mga pinag-iinalaan niya ang ina ni Javier na siyang may pakanasa nangyari sa kanya. At kung tama man siya sa mga hinala niya, hindi niya mapapatawad ang mga ito. Pagbabayaran niya lang lahat na nangyari sa kanya. Napahigpit na lamang ang hawak niya sa ballpen. Pinagpatuloy niya ng ginagawa niya dahil kailangan niya rin magpasa ng report niya sa chairman at siya na mismo magpapasa noon. Nang matapos siya, nagtungo na siya ng opisina ng chairman. Pinapasok naman siya nito. Naabuti niya pa si Claudia na masama ang tingin sa kanya. Please leave us alone, Claudia. Seryosong sad ang chairman. Wala namang nagawa ito at padabog na lumabas ng opisina ng kanyang biyanan. What is it, Maddie? Baling na sa kanya ng matanda. Lumapit naman siya sa kabinigay niya isang folder. Yan po yung sa report ko. Siya nga po pala. Nabasa niyo po ba yung ginawa namin ni Javier? Please sit down first. Anas niya kaya naupo na lang si Maddie. Tinignan naman na matanda ang binigay ni Maddie at napatango-tango na lamang siya. Nung naibigay sa akin, nabasa ko na siya kaagad. Maganda ang kinabasan ng gawa ninyong dalawa at gagawin na natin yon as soon as possible. Hindi talaga ako nagkamali sa pagpili sa'yo. Napakagaling mo pa talaga, Miss Maddie. Sa tingin ko, mas mag-i-improve kapag ikaw ang kasama ng apo ko. Gusto kong matuto siya sa lahat ng bagay para mapayapa kong iiwan sa kanya ang kumpanya ko. Pero kapag hindi niya yun magagawa, walang maiiwan sa kanilang lahat. Bahagya pang napataas ang kilay ni Maddie. Kung ganoon, totoo at seryoso nga ang apo sa chairman sa bagay na iyon. Nawala siyang iiwan sa pamilya niya pero kung hindi naman sa apo niya yun ibibigay, kanino? Wala man siyang alam na may iba pang abo ang chairman. Hayaan niyo po, gagawin po namin ang lahat na makakaya namin. Nandito naman po ako para tulungan ang apo ninyo na abot ang expectations niyo sa kanya. Napangiti naman sa kanyang matanda. Kaya believe ako sa iyo eh. Hindi mo ako nadidisappoint sa lahat ng bagay. Kung nagkaroon lang din ako ng anak na tulad mo, hindi na ako magpapakahirap dito sa kumpanya dahil gusto ko na rin makapagpahinga sa bahay ko. Gusto ko lang na ibigay ang kumpanya ko sa taong deserve ang lahat ng to. Don't worry, Chairman. Hindi kayo mabibigo. Tumayo naman na si Maddie at magpapaalam na sana nang magsalita ang chairman. Hindi ko alam kung gaano kalalim ang galit sa ni Veronica, pero nakikiusap ako sa iyo. Unawain mo na lang sana. Ako na lang din ang kakausap sa kanya. Alam ko, kinausap niya na naman ang biyanan niya kung nandito na naman. Sana maintindihan mo na lang yon, Miss Maddie. I understand, Chairman. Don't worry, hindi ko na lang yun papansinin. Ngiti niyang saad na kinatawa naman na matanda. Lumabas naman na si Maddie. Naabutan pa niya si Claudia na nakasandal sa gilid ng opisina ng matanda. Aalis na sana siya nang hawakan siya ni Claudia sa kamay. Ano ba talagang binabalak mo? Paano ang isang taga-squatter ng katulad mo ay nakaabot sa taas? Hindi ko akalaing magtatagal ka pala rito dahil akala ko isang beses lang kita makikita dito sa kumpanya. Hinayaan kita na makita kita rito tapos ngayon, malalaman ko nag-i-stay ka na. Maayos naman siyang hinarap ni Maddie. Dahil hindi lang kayong may kayang lumipad. Hindi dahil parang sisiyaw lang ako noon ay wala nang kakayang lumipad pa itaas. Kapag may nalaman lang ako sa'yo, humanda ka sa akin dahil hindi kita palalampasin. Blanco niyang saad saka umalis. Naguguluhan naman si Claudia sa sinabi nito. Sinundan niya ng tingin ng dalaga. Hindi makapaniwala sa kung anong naabot ito ngayon.
Gusto niya pa rin tong pigilan sa mga balak niya. Ayaw niyang masira mga planong inumpisan niya para sa anak. Umalis naman na siya at lumabas ng kumpanya. Saka pinuntahan si Victor sa bahay nilang dalawa. Mom? Hindi pa makapaniwalang tawag ni Veronica nang makita ang biyanan. Kailan pa kayo dumating? Tanong nito dahil nawala ito para makapagbakasyon. Hindi ko na nagugusan na nangyayari sa kumpanya, Veronica. Ano bang nangyayari at bakit wala kang ginagawa? Galit nitong tanong. Naupo naman silang dalawa sa sofa. Sumeryoso din ang mukha ni Veronica. Simula nang dumating siya, hindi rin naging maganda relasyon namin ni Javier, Mom. Siya na lang palagi namin pinag-aawayan. Sinubukan ko siyang kausapin. Nakausap na rin ako sa Madeline na yon pero masyado siyang matigas. Ayaw niyang layuan si Javier. Pagsusumbong nito na wala namang katotohanan, kaya mas lalong kumulo ang dugo ng matanda. Hindi ka dapat nagpapadiig sa babaeng yun. Bawasan mo ang kabubunganga mo sa asawa mo. Magbihis ka ng maayos. Magpakaasawa ka sa kanya. Siguraduhin mong mahuhumaling sa iyong anak ko. Hindi sa babaeng yun. Halos mas stress na siya dahil sa isipin. Sinisira ng babaeng yun ang pagkasama naming dalawa. Maayos pa naman kami nung hindi pa siya dumarating. Pero ngayon umalis sa amin si Javier at doon na natutulog sa kondo niya. What? Gulat pa ang tanong nito. Tumango naman si Veronica kaya't napahilot na lamang siya sa kanyang noo. You need to do something. I don't like this. Nasa isang building lang sila kaya hindi imposible na may mangyari sa kanilang dalawa. Baka hindi mo na namamalayan na iiputan ka na ng asawa mo. Kumilos ka, Veronica. Saad nito sa katumayo. Kagagaling lamang niya sa masayang bakasyon at ayaw niyang nag-iisip siya ng masyado. Ayaw niya sa problema at gusto niya mapasakamay ng anak niya, ang mana, mula sa kanyang biyanan. Napabuga na lamang siya ng mas malakas na hangin si Maddie nang matapos na lahat ng trabaho niya. Tiningnan niya naman ang orasan at maaga pa naman. Kinuha niya ang isang folder na naglalaman ng ilang mga papeles sa kalamabas sa kanyang opisina. Kumatok naman siya sa office ni Javier pero nakailang katok na siya. Wala pa rin nagsasalita sa loob. Nandito na ba siya o nakauwi na? Anas pa niya. Binuksan niya naman ang pintuan dahil bukas lang yon. Nilibot niya ang palingin niya pero walang bakas ng Javier sa loob. Javier, nandito ka ba? Talong pa niya pero walang sumasagot. Pumasok naman na siya saka ibinaba sa lamesa mga papeles. Saka lamabas na rin dahil susunduin pa niya ang anak niya. Dumiretso na siya sa school kung saan nag-aaral ang kanyang anak. Sakto naman nang pagparada niya sa labas ng gate at sasakyan niya ang pagbell ng school. Nagsilabasa naman ang mga bata kaya bumaba na siya ng sasakyan niya. Nakisabay na rin siya sa mga susundo sa mga bata. Napangiti na lang siya na makita niyang anak. Tatawag niya sana ito pero nawala na lamang ang ngiti niya na makita niya isang lalaki may karga sa isang bata. Sunod-sunod siyang napananok. Tila ba huminto ang oras at iyon na lamang nakakita niya. Mommy! Sigaw ni Xavier na kanilangon nila mag-ama sa kanya. Hindi niya na alam ang gagawin niya. Gusto niyang umatras. Gusto niyang magtago pero parang wala na siyang oras. Wala na siyang magagawa. Nagsalubong ang mga mata nilang dalawa at nagtataka na rin ito na nakatingin sa kanya. Mas lalo niyang naramdaman ang kaba sa dibdib niya. Konti na lamang ay malalapitan na siya ni Xavier. Ano kaya ang mangyayari ngayong malalaman ni Javier na may anak si Maddie? Ano kaya ang gagawin ni Claudia at Victoria para maalis sa landas nila si Madeline? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.